Chaotic TV. So ngayon guys, ang gagawin natin is hindi tayo mag-feeding video, hindi tayo mag-update ng mga tarantulas natin. Ang gagawin natin ngayon guys is kung ano ba yung pagkakaiba ng terrestrial, fossorial, tsaka arboreal. Tapos mga ibang tips yun. So umpisa natin. Ang una natin na i-differentiate yung kanilang mga kulay. Unahin natin dito sa terrestrial. Yung terrestrial guys, common color lang sila. O, ibig sabihin is basic color lang sila ng basic color way lang sila ng tarantula. Yun. Ngayon tayo. Tapos yung kanilang leg is mga kapal. Mga parang mga muscle ganun. Tulad na ito guys, pakita ko sa inyo. Ayan guys, ang tataba, di ba? Tapos next naman tayo guys sa arboreal. Ang arboreal naman, yung kulay nila is iba-iba, tricolor way or iba-ibang kulay. Tulad na ito guys, papakita ko sa inyo yung kulay niyan. Ayan, nakadetail sa picture. Ganyan. Karamihan ng mga arboreal is Pasolitaria. Pasolitaria, iba-iba sila ng kulay. Kaya tas yung kanilang leg is mga mapayat at saka mahaba. Yan. So yan. Next tayo. Next naman natin guys is fossorial. Fossorial guys, parehas lang sila ng terrestrial. Kaso nga lang yung kulay nito is parang ano, mga desert ganun, mga kulay mga pang dry. Ang gaganda ng kulay katulad nito guys. Yan, ganyan. Kaya pati yung leg nila guys, yung legs nila parehas sa yung legs naman nila guys, mapapayat. Yan, tas katulad, parang katulad dito sa arboreal natin. Ano yun naman natin is yung kanilang enclosure, kung ano ba yung pagkaiba nila. Unahin natin dito sa terrestrial. Yung terrestrial guys, ano, yan lang siya, nakaganyan lang siya, hindi siya umaakyat, hindi siya nagbabalo. Pero minsan ano, naglalagay sila ng ano, short tunnel para sa mga prey nila. Yan. Tas yung kanilang substrate guys, hindi masyadong mataas, hindi masyadong konti, katamtaman lang guys. Yan. Yun lang. Kasi katulad nito, aakyat siya diyan guys, 'di ba? Pag umakyat siya diyan, pag nahulog siya, yon. Ang saklap nun guys, kasi masasaktan yung tarantula natin. Kaya dapat 1.5 or 2 beses ang haba nila, or yung paa nila pala, haba ng paa nila 2 beses kapag maglalagay ka ng substrate sa baba. So yan. At ayun nga pala guys, yung terrestrial pala is hindi sila high humidity. Pwede silang ano, konting ano lang, konting mist lang or water dish, pwede na yan. Yan. Next tayo. So yan guys, dito naman tayo sa arboreal. Yung arboreal naman is lagi silang nasa taas. Yan, hindi sila ano, pero minsan may nagbabaro din. Nagbabaro na arboreal. Ito nga pala yung substrate niya guys. Paano ko siya nilalagyan ng substrate. Yan. Katamtaman ng substrate niya guys. Mababa lang. Kasi hindi naman niya kailangan ng substrate. Pero na lang kung magbabaraw siya. Pero ginagawa din nila nitong ano, dirt creator ba yun? Sabang ko. Ayun siya guys. Ang ating P-Metallica. Tapos ito kailangan talaga guys. Mismo yung substrate mo kailangan medyo basa yung ibang part, tapos kailangan ng water dish. Yan.
guys. Pero pag sobrang sling pa lang, guys, hindi mo kailangan ng water dish. Hindi mo naman kailangan agad lagyan ng water dish. Pwede naman mismo na. Yan. Ito siya, guys. Pimetallica natin. Ang ating pimetallica. So, yan. Next tayo. Next naman natin, guys, is Fossorial. Ang Fossorial naman is Gavaro sila. Nasa underground sila nag-stay. Nag-stay sila sa underground ng mahabang oras. Kaya, ito guys, example. Example, ayan. Ayan yung barrower nila. Diyan sila ng barrow. Ganda ng barrow nila, ano guys, no? Hindi, ano guys, kumari isling pa lang yung ano nyo, yung Fossorial nyo. Hindi nyo kailangan, ano, hindi nyo siya kailangan lagyan ng barrow agad. Ano, hayaan mo siyang gumawa ng barrow. Kasi alam naman nila yung gagawin nila. Yun. Huwag mong mandali. Pero okay lang naman kung gagawan mo sila. Wala nung masama. Ito naman din sa substrate na ito. Medyo mataas. Kaya siya. Ano, mataas sa gitna. Yan. Kasi ang lalim nila mag-barrow, guys. Kaya minsan mahirap sila makuha ng tape. Kasi yung barrow nila malalim. So, yan. Ano na lang, guys. Yung sa ating pagkakaiba ng Fossorial, Terrestrial, tsaka Arboreal. Based sa aking experience tsaka pagre-research, next naman natin is yung behavior nila. Unahin natin tong Terrestrial na Tarantula. Ito yung Albopilosum Honduran. Yung behavior nila, guys, is napaka ano nila, napaka maamo nila. Yun, hindi sila yung sobrang defensive, pero ng kanilang buhok, guys, pag mare na nagugulat yun nun. Nag-threat pose sila din pag nagugulat. So yun, guys, ayun lang. Next tayo, next natin, guys, ang ating Arboreal na Tarantula. This is ano, si Metallica. Yan. Yung behavior naman na ito, guys, is okay lang naman siya. Pero pag subukan mong mag-rehouse, guys, papahabulin ka nito. Skittish siya, guys. At di ko siya recommended for beginners based sa aking experience. Kasi ano, nabasa ko is napaka high venomous nila, mga Fossoliteria. Kaya yun, di ko siya recommended for beginners. Yan. Ito nga pala yung pinaka gusto kong Tarantula, guys. Pimetallica. Yan, share ko lang. Natin is ang ating Fossorial na Tarantula. This is ano. So ito, guys, Meridionalis. Yung behavior na ito, guys, is napaka-defensive niya. Sobrang yung skittish, guys. Swerte na lang sa makahawak niya ito. So yan, wala talaga tayong magagawa, guys, kasi ganoon talaga sa nature. Kailangan nila ingatan yung sarili nila. Kasi ganoon kasi cycled red chain yun. Minsan nakakain sila, minsan sila kumakain. So yun, ganoon talaga sa nature, guys, kahit anong gawin natin. Yung mga tips ko sa pag-aalaga ng Tarantula. Kung mag-aalaga kayo ng Tarantula, guys, mag-research muna kayo. Madami nagsasabi niya, mga keepers din, mga vloggers. Madami nagsasabi niya na mag-research muna kayo bago kayo kumuha ng SP na alagaan nyo. Kasi kung hari ganito, yan, yung tatlong yan. Kung hari kumuha ako na ito, tapos hindi ko alam na ganyan pala talaga yung setup niya. Hindi pala ganito. Kung hari ganyan ginawa ko,
di pala ganyan. Ganto pala dapat. Kaya dapat, guys, mag-research muna kayo bago kayo kumuha ng TS na. So, yun. Next na tip ko, guys. Kapag lalagay kayo ng bend, ay isog nyo muna lakayan pag isling pa lang. Ginagamit ko sa kanya is karayom. Dinadamihan ko naman, guys, eh. Paglalagay ng butas. So, yun. Okay naman yung air niya dun sa... Nagsicircle naman ata yun. Okay, nagsicycle pala. Sorry. So, yun. Ayun lang yung tips ko. Gustuhan nyo yung aking video. Sana may natutunan kayo sa pagkakaiba ng tatlong types ng tarantula. So, yun. Bago tayo umalis, guys, magsa-shoutout tayo. Yan. Shoutout kay Mano Baino, kay Exo Creatures PH, kay Igorance, kay Exomaniac PH, kay Boy Things TV, Kuy Smart TV, Mr. Greenler's Creature, The Borrower's Lair. So, yun. Salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. At sana magtuloy-tuloy ito. Thank you.